Hello! What's up everybody? My name is Rose and welcome back to my YouTube channel! How are you? Oh my gosh! Tagal na rin simula nung nag-last vlog ako na ganito. Pero, ayun, did you guys miss me? Oh, hindi ko kayo na-miss. Char! Nakaka-miss! Ang awkward magsalita ulit kasi natenga nga ako sa pag-vlog since sobrang naging busy ako. Yung pinagkakabusihan ko, akad stuff naman. Kasi, as you all know, I'm taking up accountancy and may mastery classes na kasi kami. Tapos, last year ko na sa college. And hopefully, makagraduate. So, ayun, yun yung pinagkakabisihan ko. So, naghahabol kami sa mastery classes. And yung prelims, midterms, and finals namin, magkakasunod. Like, days lang yung pagitan niya. Like, for example, prelims quiz. Tapos, days after the prelims quiz, exam na agad. Ganun siya. So, ngayon, nasa midterms na kami and exam namin sa 9. Oh my God, kinakabahan ako. Bukas may report. Eh, no, hindi bukas. Mamaya may reporting ako. Anyway, bago ako matulog, kasi tapos na ako mag-aral, it's actually 3:10 na. Ayan. Bago ako matulog, mag-open muna tayo ng parcels. Shopee parcels. Oo. Kasi hindi ko nga nagawa kaninang hapon. I slept in the afternoon. Plus, ang init! Ayun, I slept in the afternoon. Tapos, ang dami kong ginawa nung gabi na. Ang nga pala, before opening the packages, hindi ko alam kung naalala niya si Rustin, Eleanor, pero ayun, may story na sila sa Wattpad. Lalagay ko yung link sa description box ng story nila. Kaka-update ko lang ng chapter 1. And, bagal yung updates kasi nga, priority ko yung pag-aaral ko. Pero yon, let's start na. Ah! Speaking of Rust and Eleanor, I'm so sorry, pero speaking of Rust and Eleanor, their merch, Rust and Eleanor's merch, available pa rin siya sa Rose Pireline. Ilalagay ko rin siya sa description box. Ayun, let's open some Shopee parcels na. Meron ako dito 4. Copy, dun ka muna. Wait lang. Papakita natin sa kanila. Bigat! Ala, nagalaw. Ayan, ayan siya. Tapos, etong malaking box na to. Malaki siya. Ayan, o. Pero di naman ganun kalaki. Nagulat ako. Like, sunod-sunod na dumating yung parcels. Akala ko isa-isa lang. Kasi yung iba rito, kaka-order ko lang ng 6-6, tapos bigla siyang nagsidatingan agad. Marami kasi akong pinamili. Pero ito pa lang yung dumadating. Kaya, mag-open na tayo. Tara! I have my mini cutter here. Say hello! Si Clara. Ayan na, si Copy to. Ayan. Alam ko na yung mga laman nito, pero I just wanna show you guys. Oo. Lahat ng links ng mga pinamili ko, lalagay ko sa description box. Tapos na kasi ako sa makeup phase ko. Like, feeling ko enough na yung makeup na nabibili ko. And napipigilan ko na yung sarili ko na bumili ng makeup. Kasi, ang dami ko pa, oo. Kaya, dun na ako sa organizers. Bumili ako ng storage. Bumili ako ng storage boxes. 4 to. And it's 20 pesos only. Ayan siya. Hala, ayaw niyo matanggal. Ayan siya. Ganito yung itsura niya. I can put a lot of stuff in here. Lalo na at 4 yung binili ko. I can put some excess lipsticks or other makeup stuff. Ibang stationery. Yung mga bagay-bagay dito sa kwarto ko na wala talaga siyang mapaglagyan. Kaya, ayan siya. 4 siya. Adjust ko yung camera. Sorry ah. Okay, next parcel! Eto, dito ako excited. Kasi bag to. Bumili na naman ako ng bag. Oo. Pero itong bag na to, it's like a tote bag.
hindi siya light eh. Tote bag talaga siya. Ang problem ko lang dito, ang tagal niya dumating. Siguro inabot siya ng 2 weeks, 3 weeks bago siya dumating. Oh, may pa-preview pa sila. Pero understandable since galing pa tong China. Ayan, o diba? Ang cute niya. So, ano ba yan? Ito yung tsura ng bag. Basically, you can wear it like this. Or, ganito. O diba? Very, very convenient. Tama ba? Tapos, hindi siya de-zipper. Bali, de-button. De-button siya. Pero okay na sa akin to. Ang nagustuhan ko kasi dito, mababaw lang. Pero alam mong maraming malalagay. Next! Ito! Ang bigat. Oo, alam ko na to. Naubusan na kasi kami ng wipes. Kasi nag-trial and error kami sa wipes. And then, bumili na kami ng maraming. Nag-hoard na kami. So, this is only 13 pesos. So, ganito siya. Kalaki. Diba? 13 pesos, meron ka ng 80 wipes. 80 chuk-chuk, ganon. Tapos, yung cover niya, tcharan! At diba? Ganda! Dito ako excited! Oh my God! So, eto, this is also an organizer, pero mas malaki siya. So, let's open it. Diba, marunong na tayo gumamit ng cutter, hindi katulad dati. Character development! Ah, diba, tanga? Ano ba yan? I bought this for 339 pesos. Sale pa siya kasi ang original price niya, 400 something. Tapos, nung bibilit, nung chine-checkout ko na to, no 66, nagka-crash ang Shopee. Kaya sabi ko, hala, baka mamaya hindi ko maabutan yung sale kasi hanggang 2 a.m. lang. So, buti naman umayos. So, mag-a-assemble tayo. Ano pa nga ba? So, ito siya. O, diba? Ang laki! So, masaya ako na yung malaki yung kinuha ko. Kasi, I was eyeing for the thin one. Yung mas mura siya. Pero, I realized na mas better na mas malaki yung space na bilin ko. So, kaya napabili din ako ng ganito. Kasi, kaso siya. Oh my God! I'm so excited. Tapos, ito yung stand niya. Susuksok mo siya dito. Tapos, ito yung roll. Oh, wait lang! Ito, hindi ko alam kung saan to, pero titingnan natin. Magpapaka-independent tayo, magdidikit tayo. Tayo mag-a-assemble. Kasi, bida-bida tayo. Ngayon, kapag di natin nakaya, bakit? Paano ba to? Ayan! Hindi eh. Ayan, sisuksok niya dito. Di ba tama naman po? Teka lang. So, basically, ito. Dito siya. Tama ba? Ah, iniikot siya, tanga. Halo ko. Ah! Nakausli nga talaga siya. Ayan, oh, tignan mo. Nakausli talaga siya. So, hindi ko na siya problema. Okay, so ayan, may wheels na tayo. Uy, umaandar siya! Let's assemble it na. Para saan to? Ah! Okay, never mind. That's nice. Hello, naririnig niyo ba ako? Ayan, ang init, B. Alam niyo ba, sobrang init. Nakatapot na sa akin yung electric pan na. Ang init pa rin. Naligo na ako kanina pa. Mag-apply tayo ng sunscreen. So, I'm using the Fairy Skin SPF 50 PA++++. For everyday use, ayan siya. It's only 190 pesos pero ang mahal yung shipping. Pero okay lang. Mag-apply tayo. Anyway, may dumating na package. Ayan, galing siya kay Joy. Hindi ko alam. Akala ko PR package, pero hindi. Ayan, ganyan yung tsura niya. Bubuksan natin. Fragile daw ito eh. So, iingatan natin. Ang bobo, gumamit pa ako nito. Tapos,
gagantuhin ko rin naman. Tanga-tanga talaga. Merong Stitch, which I guess it's a letter. Letter nga. Ayan na. Tada! Tapos may mga cards here. Labas? Labas natin para makita nyo. Uy, grabe! Ang ganda! Thank you! May pang display na ulit ako. Uy, ang cute! Uy, nag-iiba color niya. Ay, nag-iiba yung styling ng ano niya, lights. So, mayroon siyang 3 modes of lights. 1, 2, and 3. Naka-steady. May Stitch siya. Oh, ako to. Annyeong, Rose! Ikaw po pala yun, ha? Ikaw pala nagbigay ng salamin! Oh my gosh! Uy, thank you po. Thank you so much. Thank you! Picture, ha? Kasi may mirror. Kasi siya yung nagbigay nun eh. Wait, kailangan umiilaw. Thank you po so much. Thank you. And for the letter. Hello! Kakatapos ko lang mag-film ng POV. Hindi ko na nakuhanan ng camera. Ano ba yan? Tabingi. Yung the rest ng pag-film ko, yung sa makeup stuff. Kasi kulang na ako sa oras. Like, anong oras na magna-9 na? Kaya, alam ko kasi kapag nag-film pa ako na may camera, matatagalan pa ako kasi mag- uusap-usap pa ako. Pero, ayun. Tapos na rin naman ako mag-edit and nasa drafts na sa TikTok yung POV. Kaya, ayun, pwede na ako mag-vlog ulit. But anyway, ang daming nangyari ngayong araw. hindi ko talaga siya ma-film ng buo kasi sobrang na-busy ako. Start na ng midterms exam namin. Kanina, tapos na ako sa 2. So, 2 out of 6 na yung natatapos ko. Oh! Alam niyo ba, naiiyak talaga ako kanina habang nag-e-exam ako kasi mahirap talaga siya. Like, ang daming computations. Masakit-sakit sa ulo, oo. Tapos bukas naman, AFAR and taxation yung kinakatakutan ko talaga. So, kaya naman to. Laban lang. Pero, anyway, another day, another parcel. Hindi ko alam anong purpose ng vlog na to kasi wala lang. Gusto ko lang, nag-enjoy ako mag-open ng parcel. Ayan o, di ba? Ang laki, ang bigat. Alam ko na to, oo. Hindi to binuksan ng tatay ko kasi alam niya na bubuksan ko siya sa vlog. Kaya, ayun lang, wala lang. Shinare ko lang. So, ay, ano ba to? Naririnig niyo ba ako? Pero, buksan na na. Ay, eto, kita niyo ba yan? Yun yung inorganize ko no isang araw. Ayan o. Yung inassemble ko na organizer, sobrang na-proud yung tatay ko. Tapos ayun, luminis yung vanity area ko and I'm planning to buy more organizers para mas pakak talaga yung linis sa mata ko. But anyway, let's open this package. Alcohol to. Kasi nag-restock kami. Kapag bumibili kami ng alcohol, yung malakihan na. Hindi yung tingi-tingi na ganon, yung maliliit, no. Bumibili kami ng mga 1 galon na. Okay. Kasi naman, may ganito. Lagi na lang nakakalimutan. Parang ewan. Ang bigat, be. So, ayan siya. Different brand naman to. Kasi yung dating pinagbilan namin ng alcohol na ganito kalaki, hindi na namin maalala. Pero yes, binili namin ito sa Shopee. And as usual, ilalagay ko yung link nito sa bio. Ano yan?
ilalagay ko yung link na nito sa description box para if you guys want to buy it. Edi, diba, nandun lang. Naka-makeup pa kasi ako, so hindi pa talaga ako naghihilamos. Ayan, no? Hindi ko alam kung makikita niyo siya. Ang pangit! I-review ko ang Squad Cosmetics Aqua Foundation, which I'm wearing right now kasi hindi pa ako nagtatanggal ng makeup. Like, 2 hours na yung 2 hours na yung nakakalipas simula nung nag-makeup ako. Pero, ayun. So, the Squad Cosmetics sent me 4 shades. And pinapili nila ako kung ano ba yung shades na gusto ko. And I chose the L1, L2, M1, and T3. The darkest shade, yung T3. They have 8 shades, okay? From L1 to T3. Kaya lang naman to pinili ko, yung T3, kasi I'm planning to use it as a contour. And hindi ko pa siya natatry talaga. Kaya mag-experiment pa ako. Pero according to Squad Cosmetics, the Aqua Foundation is hydrating, lightweight, and buildable. First, let's talk about the packaging. Very Squad Cosmetics yung packaging niya. Ayan siya, yung itsura niya. Tcharam! Diba? Peachy pink. Ayan. Plastic yung container. Tapos may pump, which mas bet ko. Ayoko talaga yung... yung tinatak-tak lang, mas bet ko yung may pump. So, plus point siya para sa akin. Next, about the price, it's only 249 pesos each. It's very cheap compared to other foundations that I've encountered before. Like, if we're going to talk about the formula, sobrang mura na talaga. Like, the formula and the price, swak na swak siya parehas. So, isang pump, ganyan na siya. And I'm telling you guys, isang pump lang to, pero it can cover your whole face. Tapos ganito yung consistency niya. Hindi naman siya runny or watery. It's actually pretty thick for me. Which, mahalata mo na grabe yung coverage. Speaking of coverage, let's see, di ba? Ito yung skin ko after 2 hours of wearing the Aqua Foundation. The foundation is a bit dewy, guys. Kasi ako, I have a combination of oily and dry skin. I allowed myself to try this for days muna bago ko i-review to. So, after how many days of trying this product, I therefore conclude na, ayun nga, it's a bit dewy. And since I have a combination of dry and oily skin, kailangan siyang iset kasi... after 2 to 3 to 4 hours ayan, of wearing this foundation, napapansin ko na may parang namumuong oiliness sa mukha ko. Okay, disclaimer guys, kahit pinadala nila ako ng product, kahit pinadala nila ako ng PR, ayokong i-sugarcoat yung mga sinasabi ko. Ayoko, gusto ko maging honest kasi yun nga yung nararamdaman ko. Yun yung nafe-feel ko sa product nila. So, ayun, what I love most about the product is that ang ganda-ganda ng lapat niya sa skin ko. Yun nga lang talaga, hindi siya siguro for everyday use para sa akin since medyo dewy siya and feeling ko if I'm going to wear this outside, magmamantika ako lalo. So, yun lang siguro yung cons sa side ng skin ko. But overall, Aqua Foundation, sobrang thumbs up for me. Siguro, I'm going to use this sa mga POVs ko, but really not outside the house. If you guys want some lightweight, very affordable foundation, grabe yung coverage and hydrating nga, gaya ng claims nila. Go for this one, the Squad Cosmetics Aqua Foundation. And it retails only for 249 pesos. Anong mag-review pala? Alam niyo nakakakaba. Oo, pero anyway. So, pagtatanggal ng makeup natin ngayon, wow, gamit ako ng Garnier Micellar Cleansing Water. Ayan. Ang tanging gagawin ko lang buong gabi ay kakain, mag-aaral. Oo, yun lang. Hindi ako pwedeng magsulat ulit ng story kasi after ano pa yun. After exam pa ako pwede magsulat.
hindi ko kaya isipin muna yun. Hi, I'm back. It's already 5:50 PM. Tapos na yung midterms ko. Oh my God. Pero ano, hindi ako pwedeng, what do you call that? Ayun, maging kampante. Kasi nga, whenever we pass our exam, whenever we click the submit button, walang score. So, hindi namin alam kung pasado ba or something like that. Pero ayun, 70 items na law exam will be the death of me. Pero nothing can top the taxation exam. Forever iiyakan ko yan. Oo. Nagugutom na ako as in sobra. Like, kumakalam yung sikmura ako. And medyo hilo na rin. Kasi nga, lagi na lang nakatutok sa screen ng PC. After this, magpapahinga na ako. Hindi, mag-POV ako later. Pero I'm not gonna film it na lang. Yeah, hanggang dito na lang yung vlog na to. Ano ba yung outro ko? Wait, nakalimutan ko. Ayun, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Click notification bell button, like and share this video. And oh my God, wait, let me clip this. See you on my next vlog. Bye-bye! Bye-bye!